Unfortunately, sa PBA naglalaro si William Navarro, pero fortunately, ang saya niyang panoorin. Isang 6'6 wing na kayang gawin lahat at ay good rate, plus sa North Port siya naglalaro na notorious for playing 5-out. Okay, so pag-usapan natin yung laro ni Will Navarro sa North Port at kung bakit grabe yung impact na nabibigay niya sa team. So as usual, gagawin ko to ng mas detailed na video in the future, maybe siguro after ng conference, but for now, pag-usapan lang natin casually. Anyway, through 5 games, nag-average si Will Navarro ng 17 points, 10 rebounds, 3.5 assists, 1.2 steals, and 0.8 blocks per game on 45% shooting. Those numbers are great. Pero gusto kong pag-usapan specifically yung idea of knowing what to do with or without the ball. Doon tayo magla-laser focus talaga. Kasi every time na mahahawakan niya yung bola, he immediately makes a read. At alam niya kung anong gagawin niya sa bola. That's a sign of a high IQ player. Pero to be honest, hindi ko talaga trip gamitin yung term na high IQ player. Pero sa case kasi ni Navarro, sakto talaga eh. Yun talaga yung description ko sa kanya. Kasi grabe talaga yung court awareness niya eh. And not only that, he also has playmaking chops whether off the dribble or situational passing. Defensively, he's 6'6", so sa PBA standards, he can switch. Especially sa North Port na laging may apat na wings na nakapalibot kay Bolly. Kapag ang action involves sila either Arvid Tolentino, Will Navarro, Kevin Ferrer, or even Jeric Balanza, pwede mo nang i-switch yung mga actions na yun eh, and hindi ka naman ganung mahihirapan defensively. Occasionally, nag-i-struggle nga lang si Navarro bumantay ng mga crafty, small, quick guards, pero expected naman yun kasi yun nga yung strengths ng mga gwardiya na ganun eh. Mahirap talaga silang i-contain. And dati pa naman hindi talaga point of attack defender si Will Navarro. He's more of a wing defender and dun siya magaling talaga. Ngayong conference, through 5 games, nag-average siya ng 1.2 steals and 0.8 blocks per game. So basically that's 2 stocks per game. And honestly, watching Northport games have become increasingly more fun for me. Usually kasi ako, manonood ako ng games para mapanood si Arvin Tolentino. Pero minsan tinatamad pa rin ako. Pero with Will Navarro's addition, mas naging interesting tong Northport team. And we don't know what's going to happen to their team kapag natapos na kontrata ni Bolick. Pero right now, what they're doing is really interesting. And kung magpapatuloy yung ganitong laro ni Navarro, they might upset some teams in the quarterfinals.